what? Stability, it's the position of parenthood, of being our mother and our father. Now, number three, reason why God gave this commandment, how I relate to my parents will affect every other relationship. Ano man na relasyon meron tayo sa ating mga magulang, makaka-apekto yan sa iba pa nating mga relasyon. Halimbawa, relationship natin sa ating mga teachers, relationship natin sa ibang mga matatanda rin sa ating community. So, when we don't respect or we do not know how to respect our parents, how can we give respect to elderly in the community? Siguro hindi pa lang. Gone were those days, sabi ng iba, na pag merong nakaupo na matanda, I mean, may isang matanda na akit sa bus, tapos nakaupo tayong bata, sino ba sa atin ang tatayo at ibibigay yung upuan dun sa matanda? Sino ba? Parang wala. Bihira na. Di ba observe ninyo? Bihira na yan. Naalala ko nung teacher ako sa Manila, naka-uniform ako ng pang-teacher, yun, may nagpaupo sa akin. Yung matanda, hindi man lang pinaupo. Siguro tinitingnan kasi naka-uniform ako. Pero nung hindi ako naka-uniform, walang nagpaupo sa akin. Ganun ang society ngayon, na? So, parang may discrimination laban dun sa mga walang posisyon sa community. Now, as an adult, when you act in ways you don't understand, and you can figure out your behavior. Many times it's because you are still reacting to your parents. So, may mga bagay na hindi natin maintindihan sa ating mga magulang. And pagka minsan, pag sinasabihan tayo ng ating magulang, ang una natin ginagawa, sumasagot. We talk back rather than to listen. Mas nauna yung pagsagot kisa yung makinig. Okay, now is ito, sinali ko yan from Adventist Home written by Ellen G. White. Basahin natin. Parents are entitled to a degree of love and respect which is due to no other person. Huh? Ibig sabihin, supreme ang respect na dapat na ibigay natin sa ating mga magulang. God Himself, who has placed upon them a responsibility for the souls committed to their charge, has ordained that during the earlier years of life, parents shall stand in the place of God to their children. So, kasi, by the time na yung baby ay ipinanganak, hindi pa naman nila kilala ang Diyos. Hindi po ba? Ang nakikilala nila muna ay ang kanilang mga magulang. So, ito ang responsibility ng parents is to stand in the place of God. Sila yung magpapakilala ng Diyos sa kanilang mga And he, sabi dito, and he who rejects the rightful authority of his parents is rejecting the what? The authority of God. Kaya mas sige mong pray. Kung wala kang respeto sa iyong magulang, it's useless. The fifth commandment requires children not only to yield respect, submission, and obedience to their parents, but also to give them love and tenderness, and to lighten their cares. Okay, isa-isahin natin ito, kaya yan hinighlight ko ng iba-ibang kulay. Bigyan natin ang pansin niya. How can we give love and tenderness to our parents? Sige na po. Paano ninyo pinapahiwate ng pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang? Pagsunod sa kanila sa mga utos. Ano pa? Kaya, paano kayo magiging sweet and loving children sa inyong mga anak? Sige na, iskan sa ating memory. Meron ba? Kung may birthday, yung may special dates ng ating parents, meron ba? Ano ang ginagawa natin? Few letters. Mga letters, ano pa? Card? Nilalaanan ba natin ang time para magawa tayo ng personalized card sa ating parents? Sino sa inyo magawa niyan? Kung wala, di eye-opener ito, ano? Kasi imagine, since birth,
Wala naman dalaga yung dala dito. Ako kasama dyan. Wala tayong dala dito sa mundo. Wala tayong dala kahit damit, kahit diaper. Wala tayong dala. Isinilang tayo na, yan na tayo. Pero si, bakit tayo lumaki ng ganito? Eh kung inabandon tayo ng ating magulang somewhere dyan, nilagay tayo sa basura, katulad ng ginawa ng iba, buhay kaya tayo ngayon? Hindi. So ipakita natin yung ano? Let us give them love and tenderness while they are still alive. Maraming mga bata na kung kailan na patay, ay, mapunta kaya kita sa lulog na ni mama. Magdadala tayo ng flower. O kaya, sasabihin pa, mama, kung nasaan ka man ngayon, parang katuloy ko ang dating. Hindi alam kung nasaan yung mama niya. O, maraming yun ang mga kabataan. Nagpo-post pa sa Facebook, sa lugar that is by two. Mama, kung nasaan ka man ngayon, love na love ka namin. Tama ba yun? Itama natin mga kabataan, ano? Sa, ngayon, ng tamang panahon, para i-express natin yung ating love and tenderness sa kanila. Now, ito naman, to lighten their cares. How can we do this? Sige daw. Share with us your, you know, ways on how to lighten the load kung meron man yung mga magulang. Help them in house. Okay. So, tutulong tayo sa mga gawaing bahay na, yan ang, that is what the world, sabi nga ni, yan ang one thing, ano, sa mga panahon ito. So, ano ba yung tulong na ginagawa natin sa ating mga magulang? Ay, yan na lang. Sige. Ano ba yung tulong na ginagawa natin sa ating mga magulang? Mga kabataan. Diba, at pag mamata kita kung naarin, luto na, magkao na sana. Kung dahil talaga na, uy, mag-linig-linig man, dahil man lang, ha? Lighten. Ito, ano ba? Guard their reputation. Paano natin mababantayan ang reputasyon ng ating magulang? Imagine, ang dala nating atilido sa ating mga magulang. Paano natin mababantayan yung reputasyon ng ating magulang? Yung magandang, ano to? Magandang, anong reputasyon? Damo. Oo, so magayon na damo kung sabi ko. Paano natin? How can we guard? Dali, ano, para matapos, less than 15 minutes lang tayo. Ha? Huwag po siguro mas maganda huwag gumawa ng mga kalokohan. Correct. Tama. Ha? Perform best in school. Ano, give your parent a, kuan, a plaque of achievement. Di ba? Na, they will be proud of, di ba, pag graduation. Magmahon kayo na sa itong magurang na masaya sila na ano, isa siya o isa sila doon sa mga umakyat. Diba? Rather than nagpabuntis o kaya menace to the society ang ginagawa mo dito sa school, kilalang kilala yung apelyido mo na masapulo, masaway. Ano? Ano pa? Suffer or give them help and comfort in their old age. Pag tumanda, anong gagawin? Tulungan at bigyan ng comfort pag sila ay tumanda. Actually, mahaba-haba pa sa akin ito. How should I honor my parents? Number one, by obeying and respecting them. Ano pa? Meron ako dito, ito, if you refuse, pipili na lang natin yung slide kasi unti na lang tayo. If you refuse, sabi dito sa magulang ito, if you refuse to discipline your children, it proves you don't love them. If you love your children, you will be prompt to discipline them. Ito ang reason, bakit yung mga magulang ay nag-discipline sa atin. Ikaw ngayon, maluwas ka, lalabas ka, 8 o'clock or 9 o'clock, nandito ka na. Sa atin, ang feeling natin, we are restricted. Sobra namang strict itong parents ko. Pero yun po ay love. Naintindihan po natin? Yun pa yung pag-ibig at pagmamahal nila sa atin. Ayaw nilang mapariwara tayo o masaktan tayo dyan, ma-accident tayo. Alam niyo, maraming nangyayari sa Legazpi. Naalala ko, mayroong isang kabataan na nakidnap. Nakidnap siya dahil lang sa isang text message na nagkunwari na friend niya yung nag-text.
punta ka sa lugar na ito, tapos bigla siyang tinulak sa van. Yun, dala-dala na siya. Buti nga hindi siya ni-rape. Inulog siya somewhere, isang lugar, then doon. Nag-attempt mag-rape, buti nga mayroon siyang menstruation. So yun, iniwan siya, inulog siya sa isang lugar, at napulot naman siya ng ating kapatid sa church. So, ang mga ginagawa ng ating magulang is not really a restriction na hindi nila tayo mahal. Kundi parang hedge, parang bakod, para tayo ay ma-protectional. Naintindihan po natin mga kabataan, so huwag tayong mag-rebelde sa kanila. Ano pa? Marami sana itong mga text na magandang mabasa natin. Ano pa? As a young person, I honor my parents by accepting and appreciating them. I-accept na natin sila kung ano man ang kanilang mga limitations, mga weaknesses, kung ano man yan, nasabi kita, ay, ako bako magayon, ito paano man ang magburang ko, bako man, magayon. Ay, may tuma ko, paano si mama, si papa, mga may ito man. Diga ba, sabta-basa sa to? Magburang, let's accept and appreciate them. Ano pa? Acceptance means appreciating that God used my parents to bring me into the world. Listening to what my parents have to say. And number three, forgiving my parents for the times they may have hurt me. That's sabi ko kanina na, our parents are not perfect parents. Sometimes they may cause us hurt, pain. So, pero hindi yung rason para hindi natin sila i-respect. Hindi rason para hindi natin sila respect. Okay, now ito. Isang palaisipan. Have you considered how much easier your parents' life would have been if they hadn't had you? Eh, pag-isip-isip niyo ba na life would be easier for my parents kung wala ako? Diba? Ano kaya ang naging buhay nila kung wala kayo na hindi kayo pinapag-aral? Siyempre, wala pag-aaral eh. Wala silang, hindi sila magiging busy para maghanap-maghanap buhay. Ano, halimbawa, kami ni Pastor Franchi, pareho kami mahihanap buhay. Di siyempre, makaka-accumulate kami ng pera. Pwede kami mag-tour, papunta sa iba-ibang lugar. Pwede Asia or sa buong Pilipinas, kaya namin gawin. Pero may mga sacrifices na ginagawa ang parents because of you. Because of us, the children, di ba? Na minsan nga, chinelas na sana na chinelas. Relate kayo. Yung chinelas ng ating parent, kinukuha pa natin. Kahit yung sa parent natin ay luma. Ha? Nakaka-relate kayo? Yes. Yung sapatos ng ating mama, papa, luma na yung sa kanila. Sa atin naman bago. Pagbalik na rin naman, puro naman. So, nandiyan na sa ating magulang. Kukunin na naman natin. Lagi na lang ang parent nagpapasin. Okay lang yan sa amin ng mga magulang. Okay lang magpasensya kami basta may magandang resulta. Okay, and lastly, dito, sabi dito, nasaan na ba yun? As an adult, I honor my parents by affirming and not abandoning them. Pag tumanda na sila, huwag na naman natin i-abandon. Meron na nga mga anak, ano, kasi dyan sa school eh, marami mga bata. Saan ka lang nakatira doon kay Lola? Pagka minsan, yung lola, siya yung nag-aaraga ng mga anak ng kanyang anak. Matanda na si lola. Nakita niyo ba yun sa GMA TV? Yes. Na yung isang lola, nagtitinda ng sinapot. Sinapot yun, yung parang, yung ano ba, yung banana na pikpato sa yan turon, dyan sa UP. UP Diliman Campus. Nagtitinda siya dyan ng turon. Alam niya ang binubuhay niya? Matanda na siya, 70s. Ang binubuhay niya, yung kanyang mga. Ibig sabihin yung mga anak niya, pinalaki niya na, iniwanan pa siya ng mga anak, nung mga anak niya, at siya pa ang nagbubuhay. Oh my goodness. Huwag naman sana natin ngayon sa ating mga magulang. Ano po, yan ang aking pakiusap sa inyo. Alalahanin niyo, pinalaki na nga nila tayo. Okay, ito, last na itong slide. You affirm your parents by staying in touch with them, sharing the details of your life with them. Pagka minsan tinatago natin mga anak, yung mga details ng ating buhay. Halimbawa, very practical example.
may boyfriend tayo, mga babae ang ina-address ko dito. Hindi natin sinasabi sa ating magulang. Lagi tayo nakikipag-aibon dyan sa labas hanggang sa nabuntis tayo. Pagbuntis na, yung lalaki, distant siya ni amiga. Lana, hindi na, sabi nga ni, at large na, grong criminal na at large. Hindi na makakilap. Sino ngayon ang magiging karamay mo? Yung magulang. Hindi po ba? Ha, kaya, huwag tayong magdago ng sikreto sa kanila. Ano gagawin natin? Seeking their counsel on major issues. Ihingi tayo ng ano? Mga payo. Because, you know, sabihin man natin yan na outdated na ang mga opinion ng ating mga magulang. Ang kanila pa rin, ang kanilang counsel or advices for him is the best. I would say. The best yun. Kasi ang experience nila, mas malawak kesa sa ating experience. So with this, I think time na, meron sana tayo, ano? Nagdagan ko pa yun. Pag-uusapan pa. Dadagan na. Okay. Last na. Last na to. Eh, kuchila? Okay, mga people. Walang magsusuporta sa inyo pag kayo yung mga plano nyo sa buhay. Lalo sa pag-asawa ay ang magulang. Magpapakasal kayo? Ngayon, without parents' consent, with parents' advice, hindi kayo makakuha ng marriage license. Kailangan yan. Kaya, ito, pagbutihin nyo ang inyong relationship sa inyong mga magulang sapagkat walang madamay sa inyo sa anuman ang panahon ng kaligayahan at kahirapan ay ang magulang. Kaya pag kayo ay naghahanap na ng magkakaroon kayo ng espesyal na relasyon to your friends, ay kayo ay mapapaalam sa mga magulang. So, kailangan na yung people yan. Kung meron na na-inlove sa inyo, at meron na nililigaw sa inyo, huwag niyan itatago. Isa sa paggalang sa magulang, sasabihin niyo, Mama, meron na po nagagala na nililigaw sa inyo. Ano po ang masabi niyo? Nagtanong kung sino yan, sabihin nyo, huwag nyo tagay. Sapagkat, kayo naman ang mga lalaki, kung kayo magkukuha ng bayabas na hindi sa inyo, kayo ay magpapalam sa mayari. Isa yan sa pagrespeto sa mga magulang. So, napaka-importante. Dito sa friends na ito, kailangan marami kayong friends. Lalo na sa ating church, sapagkat sinong kukunin yung mga abay pagkasal? Pag wala kayong mga friends. Wala kayong mga katoliko? Wala kayong maraming regalo? Wala kayong friends. Kaya pipiliin nyo, marami kayo dapat na friends, hindi lang sa isang iglesia, dapat mayroon pa kayong friends, iba-ibang mga churches natin. Makikita mo, ang mabuting kasal, tagumpay na kasal, kung maraming nagsusuport at marami kang friends na magtutulong sa inyo. With the church, dapat mabuti ang ating relasyon sa ating iglesia. Hindi kayo pwedeng kasalin sa ating loob ng ating church kung hindi kayo magpapaalam without the approval of the church board. At ang mga church member natin, pag nalaman nila na kayo ay meron ng special na relasyon ang papakasal kayo, supportado yun. Pero nalulungkot ang ating iglesia. Bakit yun? Naasawa na. Hindi nagpaanaw. Walang magmamahal sa ating tuli ang ating mga kapatiran sa iglesia. So, dito? Ito, sa opposite sex. Gusto ko dito ma-inlove kayo sa opposite sex. Sapagat ngayon, ang turo ng sanglibutan na inlove doon sa male same sex. At kinasagat sa same sex. Kung kayo man ay na-inlove sa hindi sa opposite sex, please, panalangin kayo sa Panginoon. Pagkatsikat, yan ay karawaltuman at ang sumpa na darating sa inyo. Pag hindi kayo nagbago, sasabihin ko sa inyo, mayang people.
Hindi tayo katulad ng sanglibutan. Sabi ko nga sa inyo, special na tao tayo. Ang sanglibutan ngayon, wala nang ginagalangan kung ano man ang utos ng Diyos. Kaya sa aking pagkasal, palagi kong sinasabi doon sa mga audience, ang Diyos ay nagkasal ng babae at lalaki. Hindi ang Diyos nagkasal ng pareng lalaki at pareng babae. Yan ay sinasalan. With the opposite sex. Sabi ko, meron kayo na end-up sa kung kayo man ay lesbian o bakla. Panalangin nyo na sa Panginoon. Panalangin sa Panginoon. Na Panginoon, alisin mo sa akin itong jeans na ito na nainlaban ko sa hormones na ito sa bakla. Hindi ako magbabago. Danggongga sa dano ng kalayo. Ito, sa opposite sex, mga young people, ito ang primary goal. The primary goal in building. Ay, para hirap ka dyan. Sa ilalim, sa ilalim. Ito ang pagkakalagay sa atin. Sa atin. Okay na na. Sa inyong pakikipag-relationship sa opposite sex, dapat isipin nyo yung maging mabuti siya. Huwag mo siyang sasaktan sa damdamin. At huwag mo siyang gagalawin pag hindi pa sa tamang oras at panahon. Yan isa sa mga pag-respeto sa relationship. Ang karamihan ang iniisip ang sarili. Nagiging sa center tayo. At doon sa opposite sex, nandun yung spirit of love or sacrifice. Tandaan nyo ha, ang pag-ibig ay mayroong sacrifice. Malayo at malapit rin. Kung ikaw ay na-ender na sa isang tao, mag-sacrifice. At iisipin mo yung happiness ng kasiyahan ng magiging kasama mo. Hindi ka palagi. Ang karamihan, ang iniisip, dahil sa ating mga kalagahan, hindi lang nag-text, hindi lang nag-communicate, hindi silos na. So, mga young people, dito sa opposite sana ito ay marami rin tanong. Pero ang Espiritu na katulad ni Jesus sa kanyang pagmamahal sa atin, dito sa last na sabihin ko sa inyo, katulad ng Jesus Christ na magmahal sa atin. He gave His life. Para saan? Sana ang kayang people sa inyong relationship. Una sa Diyos, sa mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa opposite sex, ay marunong tayo mag-sacrificial alam-alam sa ating kamay. Pagpalaan tayo ng Diyos. Okay, tayo. Pagpalaan sa opposite sex. Maraming salamat po lang.